My name is Kenika. Hello, ayan. Nagmamadali tayo kasi mali tayo sa ating train. So dapat kasi mayroon tayong orientation doon sa downtown Toronto. So yun ang habulin natin. Kaya ito, basa-basa pa yung buhok ko. Hindi ko pa naayos. So nagano'n na lang tayo nag-lift. Saka tayo ng lift. Doon ako mag-aayos sa train kasi nasa mga 20 minutes, 30 minutes naman yung biyahe. So doon tayo mapaganda. Para let's go. Wait lang ha. Tinan nyo ang transformation. Ayun, nahilo na. See you in a bit. Ayan everyone. Nagmamadali na tayo kasi late tayo para sa ating orientation. And then, nasabi ko sa kanila, I'll be running a little bit late. Kaya ito, hindi na po tayo nakapag full transformation. Ito po yung Union Station, yung tinatawag na Central Station po ng Toronto. Tapos palabas na po tayo, naglagay lang ako ng pamping. Naglagay tayo ng konting ano sa mukha para medyo maganda ka na tignan. It's a nice day anyhow, hindi siya very bright pero here we go. Ito yung pala kita. Ito pa yung CN Tower. And then, oh sorry. Yan siya, oh. Ayan, tapos ito po yung Fairmont Hotel. So dito natin makita sa ating Uber. I'll meet you in a bit pagka matapos ko na po yung ating orientation, ha? Mag-check-in muna tayo. Ayan, tapos po tayo sa ating orientation. Ito tayo ngayon sa Church Street pero hindi ko pa alam saan tayo pupunta. Gusto ko kasing nagugutom kasi ako kasi naginom ako ng antibiotic pero hindi ko pa alam kung anong gagawin. Hindi ko din alam ano kakainin natin for today. Gusto ko sanang mag-rice kasi may ano dito, may tinatawag na ginger. Tapos, parang masarap din mag-ribs. Yun ang hindi ko lang feeling, ayoko mag-pizza or something. So, hindi ko alam ano kakainin ko. Siguro I'll just go with ginger. Meron din kasi magandang ano dito, Korean restaurant. Ito, Pocha ang tawag. Pocha 1989. Oo nga, 1989 pala. Kung nakita nyo po sa ating vlog before, nakasama ko po si Jaya. Siya po yung naging Siya po yung naging kasama natin na kumain tayo doon at tatry natin yung mga masasarap na pagkain. But for right, for now, hindi ko alam anong kakainin ko. Meron din namang ramen doon. Pero siguro, yeah. Shall I do pork? Ito na nga lang tayo. Ano na lang tayo? Bag. Gusto ko kasi ng ribs. Kaso wala din kasi temper. Bakal kasi yung ribs niya. Wala tayong trabaho and all. Let's try and check kung kakain tayo ng ribs. Wala din kasi silang rice. Kung ribs tayo, fries ang kasama. Kagulo-gulong buhay. Kayo, ano ang gusto nyo kainin? I-comment nyo nga ano gusto nyo kainin for lunch or for dinner. Kung ano ang oras dyan ngayon. Sige, abangan nyo kung ano kinain natin. Ayan. Na-comment down nyo ba? Nahulaan nyo po ba kung ano po yung kinain or kakainin natin for right now? I-pause mo na yung video tapos
I-comment nyo muna para malaman nyo po kung ano nangyari sa ano nangyari kay Mommy Ken. Now, my God. Kaloka. Pupunta sana tayo sa ano, sa Bathurst and Wilson. Kasi doon din gaganapin yung Taste of Manila. Kasi ngayon siya magsisimula. Kaso, andito pa tayo sa downtown at inabutan na tayo ng gutom. Kasi naging busy tayo buong maghapon. Tapos minum pa tayo ng gamot, ganyan-ganyan. Maraming mga pangyayari. So, kakain na lang muna tayo. Okay, malalaman nyo maya't maya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakain natin. Okay, see you in a bit. Pause nyo muna itong video, tapos i-comment nyo muna. Let's see kung tama pa kayo or hindi. Ayan. Sa mga nag-comment po, eto na po. Ipapakita ko na po kung saan po tayo nagpadala sa ating emosyon. Wait lang, ayusin muna natin. Ito ba? Makikita niyo po ba? Nagpadala po tayo sa ating emosyon. Kaya ito po yung napili nating kainin. Kasi nag-crave po tayo. Kaya ito lahat tayong pera. Kahit naghihingalo, hayaan niyo na po. Kasi it's a busy day. Ang daming nangyari, daming mga gulo-gulo buhay and all. Kaya ito na. Pakita ko na po. Tine! Ay! Nahulog! Ito po yung nakain natin. Papakita ko na ha. Ito na siya. Sa mga sumagot po ng rips. Ito na po. Half rack lang po kasi yun lang po afford natin. At kaya natin kainin. Kasi di ba diet din tayo. Paminsan-minsan mag-cheat din naman tayo. Bale, before kasi nakakain na tayo dito. Sama ko before dito si Yanni. Tsaka si Omar. So, carry lang siya. Kain na tayo. Kain po tayo. Meron siyang ketchup. Malit kasi yung lamesa, hindi nyo makita pag iniwa ko siya. Oh my God. Oh my goodness. Ganoon silang salad, oh. Parang coleslaw. Ito yung mais. Pwede ko kakainin. Okay guys, focus muna tayo ha. Ayan, na-transform na po tayo. Naka-full ano na po tayo. Medyo ano kasi yung isang bilik mata. Sa sobrang used na overused. Tag 1 month ko nang paulit-ulit. Medyo na ano na siya sa gilid, oh. Pero hayaan nyo na. So yun siya, nakakain na tayo. So medyo busog-busog na tayo ngayon. Dito ako sa Paul Kane House. Ito siyang ano, parang siguro monumental something. Sorry, bigla kasi naulan kanina. Yeah, medyo ano siya, monumental siguro siya or something. Kasi parang it's very helpful sa pag ano, sa pag-raise ng LGBT advocacy. So siguro ayan. Tapos may maganda siyang garden. Tapos sarap ko is
Road na siya yan. Dandaan na yung mga tao dyan. Tapos dito nakalagay, a city within a park. Falcone House. Wellesley Street East. Halang. So, siguro, ito siya. May nakalagay kasi dyan. Kaso hindi ko binasa kasi naulan kasi kanina. So, basa. Tapos yung naupuan ko din, nabasa siya. Now, just waiting na lang sa friend ko, si Zaki. Baka pwede ko siyang i-introduce sa inyo, ipakilala. Kasi, nahiya mo na ako sa kanyang mag... Siyempre, pakita, it could be something, you know, private people and all. So, baka hindi sila ready na exposing sarili nila into the public ko. You know, world. The online world. Parang ganun. Pero I will talk to him kung ano. Nag-dinner lang siya, tapos ako diba, tapos na tayo nag-dinner. Hands up sa mga tama yung sagot. Ayun siya. Yun, after niya mag-dinner, pupunta ako sa kanila. Doon ako mag-chill. Mag-inom na sila, pero hindi ako mag-inom kasi I need to be, ano, to be out of, ano. Yun, hindi ako puro nainom. Need to stay healthy and all kasi alam niyo na, kailangan natin magpaganda at paging healthy kasi isa lang tayo sa buhay. Ganun siya. Na, tapos na na-share. Gusto ko lang i-share pala. Nakalimutan ko kasi sabihin. May isa kung I forgot his name. Jazz ata yun? Na subscriber po natin kasi yung mama niya, big subscriber ng ate ko. And then, eventually, naging subscriber ko din sila. And then, na-meet ko pala siya nung Pride, Pride Toronto nung... Kailan ba yun? Ayan, na-meet ko pala siya nung Pride, Pride Toronto siya, nung Trans March, yung parade ng mga trans, member of the trans community. That's the time na na-meet ko siya. Kaso, nag-volunteer kasi ako during that time. I was the volunteer captain. So, focus tayo sa ating mga trabaho, no? So, nakapag-say hi lang ako sa kanya. Konting chika, tapos nag-picture kami. Hopefully, sana masend niya sa akin yung picture. Baka sa Instagram. Be, baka gusto mong isend. So, syempre, that time, gulo-gulo buhay din tayo. Dami mga challenges. So, nag-focus na lang muna ako sa pag-volunteer. Tapos, na-meet ko pa siya, which is one of my highlights sa ano ko. So, di nga lang kami nakapag-chika. So, I'm looking forward to that. And baka naman maano niya, masanya sa akin. Anyway, yun lang po muna. Chill-chill muna tayo dito saglit. Upo-upo, manood tayo ng ano. Tapos, feeling ko biglang babagsak pa itong ulan. So, might as well, nantok ako, might as well find a place kung sa tayo makakasilong. Ganon. Okay? Yeah. Sabay kayo sa kabila. Sabay sa kabila, ang dami-dami na mga ano dyan, oh. Pasok na tayo, guys. Let's go. Ang dami kasing, ano, sabay kasi yung schedule ng Lakeshore West, tsaka, ano, saan ba yun? Kitchener, dadaan ng Brampton. So, yun, dami-dami ng mga tao. Tingnan nyo, ha? Yun sila. Anyway, yun na siya. Tapos, mag-rest muna tayo. Dahil tayo ng apat na stops lang. Nakakano kasi itong GO Train kasi yung parang regional train. So parang Toronto to Kitchener, ibang region na kasi yung Kitchener, Brampton is Peel region, Mississauga ibang region. Pag sa east side naman, Durham region siya, which is Oshawa, mga ganun, Pickering. And then sa west side naman, meron din sila Markham region ata. And once again on platform 7 and 8, this is your Lakeshore.
westbound 934 train. You currently have about three minutes until doors close on platform 7 and 8. 3 minutes until doors close on platform 7 and 8. Once again on platform 7 and 8, this is your Lakeshore West. Sa bahay na tayo. Nabuti na silang inuman. Hello. Okay, pala inom kayo dito, ha? Hello. Nag-inuman po yung mga ano, pangmalakasang Olympians. Gusto nyo ng burger? I-offer ko na lang yung burger ko kasi burger yung nilang magdala natin. Sama kami dyan? Oo. Siyempre. Wala na, mukha-mukha. Uy! Is so watery. Hindi. Oh. Pass lang muna kasi puro nainom. Pili ako bukas sa Bathurst. Kabisi pa? For ano. Burger lang yan. Nakakain ko na yung ano. Nakain ko na yung fries. Kabisi ba? And siya. Napunay naman pa tayo dito. Hello. Cats. Ito mga sambahay ko po. Ito mga. Sari ko. Ito lang muna, wait lang, ha? Oh, Diyos ko! Anong oras na? Maganda pa ba? Fresh pa ba tayo dyan? So, magpapaalam na tayo. Kasi, so tired. That's it for today. Tonight, a long day. For today's video, for that's it. It's a very long day indeed. See you tomorrow again. So, we'll just talk later pag magtanggal tayo ng makeup kasi alam niyo naman, kailangan ipakita yung ating natural na mga beauty. Wala tayong ano. Mag-chismisan muna tayo saglit. Bakit? Yan natin tayo sa bed natin. Mag ano lang ako, magbibihis, magtanggal ng makeup, tapos mahiga na tayo kasi 12:30 na. Na natin yung pahinga, no? Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga eksena sa buhay dito. At sana makalat tayo ng baby boy. Asa may mga apang dyan? Anyway, sana nasihan kayo sa ating araw ngayon at may natutunan kayo kahit papano about the life dito sa Toronto, Canada. My name is Kenica. Nice meeting you all sa mga bago pa po. Don't forget to subscribe and click on the notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating vlogs na sana tuloy-tuloy na. And of course, manatili po tayong malusog at masaya. Patuloy po tayong mangarap. Bye for now!